Good morning ulit mga ka-auto! Naghahanap ako ngayon ng unit na pwede kong i-vlog dito sa showroom kasi nga Sunday duty kami. Na-vlog ko na, na-review ko na ang Wigo, hintayin na lang natin for upload. Then, etong nasa likod ko ang susunod nating i-review. Nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, pakisubscribe naman po yung channel namin. Bibigyan ko kayo ng 5 seconds para mag-subscribe. Ito na ang 5 seconds nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Pakisubscribe naman po yung channel namin para mas mag-grow yung channel namin. Then, simulan natin ang pag-review sa nasa likod ko after ng intro na to. So, ito na ang Light Ace Cargo. Ganda oh. Pang business sa pang business. So, kung naghahanap kayo ng sasakyan na pasok sa business nyo, like sa mga meat, mga food, ayun. Ito yung para sa inyo. Gawin yung option to kasi mas mura. Then, yung karga na ano, malaki yung capacity na pwedeng ilagay. So, simulan natin sa gulong. Ang gulong niya, ang size ng gulong niya, 175 R14C. Yun yung tawag sa gulong niya. Then, ito naman sa ilaw, halogen type yung ilaw niya. Yan, yan yung mukha niya. Wala pa siyang fog light. Siyempre, yun nga, pang business lang yung Toyota Light Ace Cargo. Okay? So, i-check naman natin ngayon ang makina. Ang makina niya, katulad sa old high ace or sa the content, same lang ng makina. Nasa ilalim siya ng driver side. So, paano natin mag-check yung makina? Ganito siya. Una, i-bend muna natin yung upuan. Okay? Then, may clip dito. Ito. Yan, iangat lang natin. Ito. Sa mga gustong kumuha ng high ace, ganito po yung pagkuha ng pag-check sa makina niya. Ayan, may mga clip dyan, so iangat lang natin. Yan na. Mabubuksan na natin. Okay? Ito na. 1, 2, 3, 4, pa, dahil natanggal na natin yung clip. Ayan, mga nakangat na yung clip. And then, so, ito. Ito na ang makina niya. So, para mapakita ko sa inyo ng maayos ang makina, kailangan muna natin siyang itali. Ito yung tali. Yan, ilalagay natin siya dito. So, ito yung makina niya. 1.5 speed manual. 4-cylinder inline, 16-valve DOHC, dual VVT-i. Ang eksaktong displacement niya is 1,499cc. Meron na siyang maximum output na 98 PS at 6,000 RPM. Meron na rin siyang maximum torque na 134 Nm at 4,400 RPM. EFI na rin ang Toyota Light Ace natin. So, hindi na siya mahuhuli sa mga ilang ano, cargo. I mean, ilang pang-business na sasakyan. Para na rin siyang kotse. Kasi 1.5 yung engine, yun nga. So, yun yung specs ng makina niya. Ang presyo niya, 699,000 pesos. So, yun yung makina ng Toyota Light Ace. So, narinig natin ang specs ng makina niya. Ito yung battery. Dahil 1.5 yung engine, ito yung battery niya. So, ito naman ang makikita natin sa hood niya. Yan. Washer fluid. Then, sa mga yan, sa mga clutch. Yan.
Tingnan naman natin ang loob, pasukin naman natin ang passenger side niya. Dito pala ang fuel niya sa kabila. So baka malito kayo, nasanay tayo, dun tayo sa kabila. Sa mga high ace, dun kasi sa kabila yun. Pero sa light ace, dito. Okay, pasukin natin. Ang ganda. Ang gandang pang business nito. Two airbags na rin. Merong airbags dito. Meron airbags dito. Cup holder. Then, glove box. Lagayan ng dokumento. Power window. Yung bintana niya. Manual pa lang. So, ayan. Hindi naman siya yung mahirap. Ayan. Tapos, ordinary lock. Ayan. May speaker din. Si Toyota Light Ace Cargo. Ito pala yung legroom niya. Ganito kaluwag yon. Pag sa height, sa room height ito. In 5, 4, 3, 2. Ito yung room height niya. Maluwag talaga. Yan. Medyo pinagpapawisan ako kasi hindi ako nagbubukas. Siyempre, bawal magbukas ng makina dito sa showroom. Okay. Puntahan natin yung likod. Sa front suspension niya is Mack Pearson. Then sa likod naman is 5 coil link leaf spring. Yung nasa likod niya. Then di ko nasabi, ang door handle niya is black. Ang sa side mirror niya is black din yung cover. Ang color lang nito, isa lang, white lang. Yan. So punta naman tayo dito sa likod. Yan. So may silver siya na lock dito. Tingnan natin kung paano natin mabubuksan to. Okay? Step 1. Iangat lang to. Step 2. Okay? Then, yan na. In 5, 4, 3, 2, 1. Tingnan natin ang nasa loob ng Light Ace Cargo. Oh my God! Ang ganda! Pasensya na. Ngayon lang kasi syempre nagkaroon ng ganto si Toyota. So ngayon lang din kami nakakita kasi kadalasan natin nakikita kay Suzuki, kay Mitsubishi. So ito si Toyota si Toyota may panlaban na. Ang Toyota Light Ace Cargo. Wood yung nasa side niya, then yung flooring niya syempre is bakal. May ilaw siya doon. Ito yung switch. Yan. So saktong-sakto to para sa mga food meat, ayan, na business. Patok na patok, pasok na pasok to sa inyo. So, sa murang halaga, andito na ang hinihintay nyong Light Ace Cargo. Bakal to, bakal yung pinakantuntungan niya. Syempre, pag kailangan mag-load, kailangan nakatungtong dito para hindi mahirapan yung mga mag-load. Okay? Pang business, pang lalamove. Pwede pa to sa lalamove. Alamin natin kung pwede to. So, ayan. Balik na natin. Okay. Ayan na. Ang Light Ace Cargo. Ang capacity niya is 625 kilos. Yun yung capacity niya. Maximum capacity. Meron na rin pala siyang LED clearance lamp dyan sa taas yon. Okay. Dito sa side, yung mga nakikita natin business, syempre pwede natin padikitan ng mga ads or sticker, mga ganon. Yan. Yung spare tire niya, andito sa ilalim. Ayan. Syempre, ang pinagmamalaki namin na ground clearance. Sobrang taas ang ground clearance ng Toyota High Ace Cargo. Toyota Light Ace, sorry. Toyota Light Ace Cargo. Ayan. Napakaganda, napaka-convenient, napaka-ano sa business niya. Sa mga nagtatanong naman kung gaano nga ba kahaba ito, ang haba niya is 4,370 mm. Ang width niya is 1,675. Ang overall height niya 2,165. Then yung wheelbase niya is 2,650 mm. So, pasok na pasok talaga sa business. Nakakatuwa na may ganito na si Toyota, may panlaban na kami sa mga Suzuki,
then sa mga Mitsubishi, yon. Pwede na naming ibenta sa market. Sa dati, may mga nagtatanong sa amin, mga business clients, ang mga clients ko na may business, kung bakit wala daw kaming ganito. So, heto na. Heto na po yun. Tawagan ko po kayo sa mga details ito. 699 lang, may ganito ka na. Diba? Testingin naman natin ang driver side. So, ito, may lock. Ordinary lock, hindi siya yung automatic. Sa power window, hindi rin automatic, manual lang din. Yan. Meron na rin tayong cup holder dito pagpasok. Okay. Andito na tayo sa driver side. You retain ang manibela niya. Ito yung audio niya. Then, ito yung aircon niya. Pang business sa pang business talaga. Pero, saan ka makakakita ng yung mga pang business kasi dati? Hindi ganito. Tapos, ang aircon nito malamang malamig. Kasi, dalawa lang eh. Dalawa lang dito lang sa unahan. Yung may aircon, syempre. So, malamig na malamig talaga. Yan yung air vent niya. Ito. Then, ito yung audio niya. Hindi siya monitor, pero saktong-sakto talaga to para sa gantong sasakyan. Kasi kung ipapa head unit mo yan, pwede naman. Pero, syempre, iba pa rin pag yung purpose ng sasakyan is pang business. So, ayan. Regular handbrake, ito. Ang haba pala ng handbrake nito. Then, wala siyang armrest. Yung tachometer. Ayan. Ayan. Walang buttons dito para sa mga volume, mga mode. Ayan, wala po siya. May car charger naman sa ilalim nito. 12 volts. May room lamp din dito. Ito. Siyempre, walang vanity mirror. Ito din. So, napag-usapan na natin ang details ng Toyota Light Ace Cargo. Kapag kailangan nyo ng Light Ace Cargo para sa business nyo, message nyo lang ako. Punta kayo dito mga ka-auto sa Toyota Pasig. Hanapin nyo lang ako, Raymond Angeles or ka-auto. Sabi nyo lang, si ka-auto. Raymond Angeles na po yun. Agad, automatic. So, sana po nag-enjoy kayo. Sana po nakatulong sa pag-decide nyo, pagbili ng sasakyan. Hanggang dito na lamang po ang video na to. God bless po sa ating lahat. Pakipanood naman po yung mga ads namin. Pakisubscribe na rin, pakishare na rin sa mga tropa nyo. Pakihit na rin po yung, pag nag-subscribe kayo, pakihit na rin po yung bell button para updated kayo sa mga i-upload namin na videos. Yun. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po ang video na to. Mag-ingat po tayong lahat. God bless po sa ating lahat mga ka-auto. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video. Bye!